magsusulat pa yun ng date. Diba? Sa ano? Susulat niya, Aizawa. Ano ba date ngayon? Ano, ayawang ko. Ano ang tingin mo? 9:26. Aizawa 9:26. Okay. Ewan ko, kami lang ba yung ganun dati? Sorry po sa mga gumagawa ng mga kansada. Bata pa po ako noon. Bumabawi naman po ako sa mundo ngayon. Uy, bata ka pa rin naman ngayon ha. Ano, teenager. Teenager yan eh. Sabi nga ni auntie. Sino ba? Si Auntie! Kasi pareho kayong eh. Sabi nga ni Auntie kanina at ni Odin, mukha ka daw schoolgirl eh. Yeah, at yun yung atake natin for today's video. Pero, ano kayang atake naman ngayon ng Game Love with Maharlika? You mentioned, or tinanong tayo ni Auntie, ano yung mga kailangan i-adjust na Maharlika? Very specific eh, di siya, for Maharlika. At sabi ko kanina, they need someone na makakabot sa backlanes and aside from that, they need a holdover sa sobrang mga malilikot na members ng Game Lab. Yes, you have Gransu, pero ang dami kasing na-fall na responsibility sa balikat ni Gransu earlier na naman-notice naman natin na nag-struggle talaga siya doon, Ingan. At paano nga ba mababawasan ng konti yung pressure onto Gransu? Feel ko it all boils down din sa magiging hero pick ni Migs. Kasi maraming pressure na sinasalo si Gransu. He has to zone, he has to set up, tsaka he has to provide vision. Kasi nga, ang gamit ni Migs kanina, Florin, di ba? So with the Florin, medyo limited yung capabilities niya to just sustaining his team. Pag extended yung team fights, oo, pabor sa kanila. Pero pag binaburst down kayo ng Game Lab, nahihirapan si Gransu angkinin lahat ng responsibilidad na yun. Kala ko, so, angkinin lahat ng akin. Hindi, sabi kasi ni Takinaga, akin ka lang 13. Kanino ka lang? Kanino ka lang eh. Sa amin, ang turtle. Sa amin pa rin ito. Pero Maharlika, in-acknowledge. Yung back siya. Yung binabatong circus, sabi nga ni Auntie Anara. And for Game Lab naman, sila ngayon, Flex Pick Friendly. Ito na yung kanina, U-turn yung Maharlika, pwedeng mag-U-turn din si Game Lab. Swerving. Nag-swerve the lane eh. Hindi U-turn eh. Catch me in the lane kasi mad to swerve eh. Broom. Yeah, and... Uy! Ito na! Ayan na! Ito, wala nang liku-liku to. Wala liku-liku. Diretso penalty zone pangarap. Ito na yung sinasabi kong pwedeng adjustment ng Maharlika. Kasi sabi natin swerving. Oo. So, bibigyan ng penalty. Ay! May si Athena talaga, guys. Anong date ngayon? September... 26. September 26, 2023. Athena, ang dami niyang dala. 9:26. At ngayon, di ba, they'll give penalty. At may shredder na rin sila ngayon. Kahit na si Havos ba nang gumamit ng Fredri, eh, naglabas din na Yuzo. Ituloy mo. Ito talaga. Next word, may penalty. Anong meron sa Dragon? Siyempre, ngayon sa Dragon, meron naman siyang pang lipad. Hindi siya basta-basta mahuhuli. Pero dahil nga na penalty sila, eto naman, ire-retrieve niya yung ticket. I-heal naman niya. Ani Steve! Sa magre-reborn sila, Holy Baptism. Ay! So, nag-change yan. Nag-change belief. Yeah, kailangan nila magbagong buhay. At minsan, pagka ikay na baptismuan, bagong buhay ito. Bagong pagbagong buhay ka na kasi, bagong ugali na, bagong tendencies na rin. Pero, same pa rin yung magiging concept kahit papano for Game Love. The difference is yung back siya ay hindi nila magagamit sa ngayon. But still, it's a Fredrin. Ginagamit rin naman talaga ito ni Takinaga multiple times na. But, yung kaninang in-expect natin na pag-aagawan ng dalawa nating mid laner na Forza, maaga nilang inilabas ngayon for Maharlika. Feel ko kasi, alam ng Game Lab na yung adjustments na gagawin ni Maharlika, marami dyan kay Mingguin mangyayari. So, yung Forza ni Mingguin, tatanggalin natin yung second banning phase. Alam din naman ng Maharlika yun, na-predict ni Lab na baka iban. So, kunin na natin. Do or die game na tayo for the series. Kaya naman dun tayo. So, what works? And what works is Mingguin's Forza. Kailangan nilang mag-go back sa pinaka-roots nila. Yes. Yeah. And this time around, hindi na. Wala nang paligoy-ligoy pa. Let's go back sa main quest natin. And for Maharlika, kahit na sila yung gumamit na itong isang Iritel. And remember, 100% po yung participation ni Iritel or ni Mig Shaka ni Seiji kasi po, parehas silang nag-abang doon sa top lane onto Havos. Oo, yung Lord Dance dapat. Hindi man siya namatay, hindi man siya basta napatay. Pero, kung idol at hindi ka naman nakakapatay pabalik,
sometimes, yun pa yung medyo masasabi natin na parang medyo nakakapahamak din. Kasi nga, hindi ka nakakakuha ng target. Nahihirapan din yung mga teammates mo kahit meron silang ma-hold kahit papano. Pero kung hindi mo naman agad-agad maubos, syempre babalik yun with vengeance. Eh. Game love naman on your half. Nire-respect nila si Kelvin. Walang surprise Lancelot ngayon. Wala. Kasi napansin ko today, ang daming nagla-Lancelot. Although pangit yung win rate niya for ano week number 5, yung Lance. Yeah. Ang hirap, ang gulo eh. Ang hirap kalaro. Parang hindi marunong makibanding. And remember, apat sila naghahabol dun kay Lance kanina. Wow, wow, tropa ko, Lance. Men, balikan mo talaga yung part na yon. Tignan mo yung minimap. Lahat nakaisang pila dun sa bottom lane. Game lab pati Marliga, papunta kay Kelvin yung lahat. Yung patin lang hindi na nga ba sa linya eh. Di ba? Paikot na eh. Di ba? And ngayon for Maharlika Esports, di na sobrang laki or sobrang high level naman yung mechanics na meron dito si Kelvin. And actually, nung nirelease ko yung stats ko onto week number 4, he's one of the tops when it comes to the top kills naman so far. And ngayon na, sa Maharlika Esports, still, they're dwelling. Ano pa nga ba yung mga bagay for Mix? Kasi nirespeto din yung Franco. Nirespeto yung Franco eh. Inassume kasi ng Game Lab, di na yung magsusupport. Babalik yan sa setter. Babalik na yan. Oo. Kasi mas kulang, kinulang naman sila sa crowd control sobra kanina. Oo. Na pang-hold talaga. And ngayon, for Maharlika Esports, they need someone na kung sakali mo pumili muli dito, si Unkillable Killer Mission Santuaria na mag-hold or magdadabog. Sabi nyo, ako lang ng crowd control. Sige, crowd control, pero kahit papano may onting support. May heal kasi. Siksikin natin. May heal kasi yung baka. Ito na naman tayo sa baka, Athena. Ito mahirap. Kapag close proximity fights, you have the penalty zone and the minion fury. Mahihirapan dyan yung Game Lab kung sakali mang sila mahulog sa patibong. Pero ito, medyo magaling umiwas sa mga patibong. Ito, iiwasan niya. Tapos, pahihirapan pa niya yung Marliga with the slows. And now, Game Lab, UKTZ, nakuha yung Bruno. Pero para sa akin, Athena, sige, pag pumasok si Migs with the Minoan Fury, yung unang dalawa kasing hampas, may slow lang, di ba? Mm-hmm. Eh, mayroon kang Rafaela. Di na-cancel out yung slow. Yeah, and yun nga lang, timing is the key. Mm-hmm. Maari kasing penalty zone ang mauna. Yun yung mahirap. Vice versa, pwede pagsabayin or pwedeng merong pumitas agad sa kanya from the back. Kasi remember, wala pang hero ngayon si Kelvin. Still, they're contemplating. Is it going to be an assassin jungler? Feel ko Martis. Martis? Tansya ko Martis. Kunin natin early game, sabi ni Kelvin. Kailangan nila ng damage, eh, no? Kahit nasabihin natin Oy, na Joy! Meron ngayon na isang bakuna at Fredrin, kailangan niya ng damage plus kalikutan at pang-abot. Lahat na. Sabi niya kasi parang nahirapan sila sa Lancelot ko. Tignan mo, binan, no? Bigyan ko nga ulit ng isa pang mas makulit. Joy naman. Will this give joy nga ba to Marlica Esports? Kasi sa ngayon, Game Lab, 1 point away to secure the series. And remember, naghahabol din sila in terms of points, ingan. Kaya sobrang crucial ng bawat laro para sa kanila. Actually, ang laki ata ng babagsakan ng Maharlika pag natalo sila sa seryeng ito, na-sweep sila. Oo, sobrang laki. Pwede ata sila mapunta sa 6th place eh, or 7th. Kasi nga, yung top 1 to 3 you've mentioned, matataas ang points pero medyo malalaki ang agwat. Oo, malayo yung agwat. Pero eh, yung top 4 hanggang top 10. Even 10 nga eh, yeah, top 4 ayan, to 10 eh. Top 10, guys, sobrang dikit. Like, around 1-2 series lang, kayang baliktarin at mag-rumble na naman yung standings natin. And that's why if I were you, at you're watching here on Namdel Philippines Season 2, huwag na kayong umalis kasi ito magsisimula na yung pangalawang laban. Kailangan nyo talaga tutukan kasi mamaya yung akala nyo napanood nyo sa week 2, yun na yung kakalabasan ng standing. Hindi. Iba na sa week 5. Iba talaga yung dala ngayon ng mga teams natin. And this time around, ingan. Diba, kanina, puro first time natin nakita na ginamit nila. And if I remember correctly, this is the first time na gagamitin ni Aizawa for today, yung isang Lilia, Alter Sands. Is this going to be a seminar on to Minguin? Kasi sila yung mid lane matchup natin kanina eh. Baka seminar, sabi niya, Minguin. Ganito daw paano hindi mamatay pero kailangan mag-dishout kang damage, sabi ni Aizawa. Kailangan, kaso syempre hindi sila pwede basa-basa makampante. Kasi this is Maharlika, there's the Curse of Crow, mamaximize sila fully to. And meron silang baka ngayon ha. Oo. Baka ito na ang kanilang maging sagot. Baka ito na nga kasi ang problema walang expert yung Game Lab, walang Valir. Oh, ito pa.
Uy. Nakita natin yung kaninang napakaaga na nangungulit na habos. Binigyan agad ng isa. Yun yung problema natin kanina. Eh di wag na natin problemahin mamayang late game. Agapan na natin kaagad early game pa lang. Noted and acknowledged. Oo. Diba? Reply, ano, email sent with, ano, with condolence kasi namatay. So, condolence daw. Yeah. Oo. And syempre, regards. Regards. Sa mga ka-teammates mo. Yes. Nandito na kami, sumasabay. Ang daming ano na na. Ang sakit ni Aizawa. Sobrang napalayo si Mix tsaka si Seiji sa pinapakita ni Aizawa. Angry talaga yung glooms niya. Oo eh. Diba? At ngayon, for Game Lab naman, may bandang taas. Dahil nahirapan nga si Habos. Nagtawag siya agad na rest back. Inacknowledge siya na, pre, hindi ko pala kaya sa ngayon. Oh, pre, mamaya pa ako ma-activate. Yung dragon ko, wala pang ano, wala pang pakpak. Yeah. Tulungan niyo muna ako. Maya-maya, saka ako papalag. Babawi ako, mga pre. Babawi daw sila. Tignan natin kung sino nga babawi with the turtle. Penalty zone, ginamit dun sa kaliwa. Hindi ata nakas yung flicker. Kaya naman si Granzo walang tinamaan doon. Pero Maharlika, I believe, still secured that turtle. And now, gusto bumawi ng Game Lab with ngayon? It's gonna be the Granzo. Granzo's gonna be the target. At tatamaan nga ng Glooms doon ni Aizawa. Game Lab nakabawi. Ngayon pa lang niya nagamit yung flicker niya. So clearly, this time around, mapapansin natin. Game Lab pala nakakuha ng turtle. Oh, Game Lab nakakuha ng turtle kasi na-uplink na kinaga doon onto the last second siya nag-repee. And aside from that, may interrupt yun kung sakali man na nag-flicker in din sana yung penalty ni Granzo. But that didn't happen. Yes, you have Kelvin na may kalikutan, makaka-reach siya. Pero when it comes to the retry battle kasi, hindi lang naman yung nabibigay ni Takenaga for the team. You also have the taunt. Ibang members ang lumapit from the side of Maharlika, totally, parang nabigyan niya ng illusion. Nakakala niyo, sila na yung matatagan niya. Hindi pa, nandito pa ako. Sige, ako lang yung tirahin niyo. Pero sa amin pa rin yung pagong. Oo, tapos feel ko talaga iba sana yung takbo pag nakas ni Granzo yung flicker niya. Yeah. And those kind of crucial na mga positioning and crucial flickers, sobrang laki nung nagiging epekto, guys. Yan yung nagiging lesson for us then, pero... Grabe! Yung baka, ang aga nila gusto lutuin, pero makakatakas. Ropa daw, Rom, buhay pa. Makakatakas naman doon si Migs. Kaya pumapalag pa. Pumapalag pa, chewy pa eh. Balikan natin mamaya. Mm-mm. May balak ngayon ng Game Lab na maaga pa lang, merong tank shredder na carry dito, tayo, ishred na natin na maaga pa. Huwag na natin paantayin na umapit sa late game. Huwag natin hintayin na magkaroon ng defensive items itong si Mix para kahit anong posisyon niya dyan, kayang-kayang tunawin kahit si Mingwin lang daw mag-isa. Pero si Kelvin dito, napakulit ha. Kinukulit talaga si Steve pati si Aizawa. Sinatry niya kasing i-delete sa Takenaga. Nakita natin yung jungle sa kanya tinitira. Pero ito talaga! Si Granzo na naman ang gusto nila kunin. Penalty zone nakasa pero walang follow-up. Now, Hapos, pinigilan. Steve? Yung feathered airstrike ni Mingwin. And now, si Kelvin and Mix Mingwin palayo ngayon dahil Game Lab. Ay, sobrang sakit na si Avost. Ayaw pa rin tantanan yung baka. Sabi niya, sino ba umaaway sa akin kanina? Ito ba yun? Ituro mo. Sabi, pero hindi yan. Sige. Balik muna ako. Maya-maya ulit. But this time, for the second time, Takenaga secures the turtle buff. Habang, pansinin muli natin, 2-1 kill score, Aizawa getting 2 kills against Maharlika. So far, ngayon na nakasprint pa yung lili niya. So pang chase, pang kill talaga yung gusto niyang i-attempt here. Hindi nga siya natatakot eh. Nandun siya sa tatlo, pero sabi niya okay lang, may black shoes ako, may sprint pa ako, hindi niyo ako mauhuli. Pero gusto ko ulit i-comment si Havosta. Si Avos, napigilan niya yung feathered airstrike ni Mingwin. Parang isa lang yung nakasa ni Mingwin eh. Ang ganda na sana ng posisyon niya. Pero sabi ni Avos, kailangan ko yung zone to. Grabe, sandwich method ang gusto ko dito ng Game Lab. Na-cancel na naman. Si Takenaga naman this time nag-cancel ng feathered airstrike. Mingwin will fall down. Now si Aizawa, ayaw talaga tantanaan. Pero naipit ata yung black shoes niya at naabutan pa nga ng shuriken doon. Ni Seiji, nakaisa na tuloy ang Gold Daner ng Maharlika. Sabi nila, hindi ka unkillable. Oo. Bakit ka nandyan? Sana black shoes. Eh syempre, alam naman natin, maya-maya lamang kapag naapakan yung sapatos mo, mapapaaray ka talaga eh. Oo, habang ang Maharlika naman, ito yung kailangan nila i-maximize. Those kind of kaasiman naman ng Game Lab. Oh, pag nag-overextend. Yeah. And this time, nakikita rin naman natin nakakahabol. Nagkaka-item na dito si Seiji. Maya-maya lamang, pwede na siya sumama. Pero ito, sama-sama na naman. Grabe, pero nagdubog doon si Migs. And now si Havos. Ayaw talaga tantanan yung backline. Si Mingwin, hindi na halos makasay yung feathered airstrike dahil parating inahabol ng dragon. Now Aizawa. Nakabawi naman with his very own kill. Pero si Yuktizi, munti ka na. Buti lang may flicker out on si Mingwin. Pero yung tori nila hindi ligtas dahil tutumba sa gitna. Nakikita naman natin si Seiji. Uy! Nakancel!
yung bandang baba, naku, siguraduhin natin huwag siya makakawala. Hindi na makakawala kahit nag-flicker ka ba at may cyclone eye ka dahil mahahabol ka rin naman ang tatlong miyembro ng Game Lab. Ang ganda ng slow dito ni Seiji, pero kailangan niyang problemahin yung mga tore dahil kahit saan siya pumunta doon ay naipit na nga siya at si Aizawa pa nga ang makakakuha ng kill. Grabe, bumabawi na ngayon ang Game Lab habang ang Maharlika naman, ano nga ba yung pambawi nila dito? They have multiple crowd controls but the problem is the timing ingan. Nauunahan sila at nauunahan lagi dito ng Game Lab. And aside from that, nabibait kasi sila ni Aizawa na gamitin sa kanya karamihan sa mga resources nila knowing na mayroong Black Shoes to. And aside from that, they give damage, yes, pero nare-restore kasi bit by bit yung HP by Steve with the Holy Healing. Hindi na nga nakahabol yung Maharlika, pero may Holy Baptism doon. Grand Zone naipit, naka-penalty zone, apat, pati si Mix, tumalo na rin. Pero kulang ang follow-up dito ng Maharlika dahil si Apo, sinahabol na naman si Ming Ming, pati si AG, si Mix naipit, nasa gitna. At napakasakit na nga ng Game Lab, kahit makunat ka pa, luto ka lang ngayon, baka! That's a well done na baka ngayon na naluto ng Game Lab. Now, they establish a goal lead of around 3-4K. 3.4K yan, ingan. At ngayon, still siding with them. Even yung minion wave natin, makiklear off nila here on the top. Nakabasag ng dalawang tore dito ang Maharlika Esports. Pero, ang dami na kinakaharap na problema. Habang si Kelvin naman, gusto niya bawasan yung problema na kinakaharap nila. Ito ba yung kaninang nangungulit sa atin at mukhang masasolo kill nga ni Kelvin. Dito si Avos na Kelvin slowly. Nakakabawi for the side of Maharlika pero Game Lab ngayon putting a lot of pressure doon sa top lane. Kita ni Lane, namatay doon si Havos. Kailangan natin ipili to, makabasag o makapitas. Uy! Uy! Takinaga! Ganda na pasok doon to Grand Zoo but this time si Mingguin. Wala na si Havos kaya nakakapalag naman ang kanyang Feathered Airstrike. Grabe si Aizawa! Si AJ, Aizawa, napakasakit na ng mga glooms. Mapapalayo dito si AJ kaya nakapag-free hit siya at may TP pa ang kasama at mukhang tutumba pa ang tori nila sa taas. Grabe yung motto dito ng Game Lab, no? It's to kill or to be killed. Oo. Nakalang din, yun lang eh. Right, parang ride or die eh, no? Oo, at lahat ng yun binibigay nila yung best nila habang si Kelvin naman gumagawa ng paraan, gumagawa ng pangarap. Oo, at ito sinasabi ni Havos, pre, ito yung nanakit sa akin. Sabi nagsumbong kay Takinaga. Sabi ni Takinaga, sige, I got you, my bro. Oo, ituro mo lang akong bahala. Diba? Hawakan mo sa tenga. Hawakan mo sa tenga. Kakwelyuhan ko. Sige. Oh, yun sige. Daw sabi nila eh. Diba? At ito na nga, for Game Lab, 5K gold din na almost ang hawak nila here. Habang ang Maharlika naman, Ian, mapapansin natin na medyo nag-falter down. Nag-slow down. Still, it's a slow and steady phase for them. May answer pa rin naman sila in each and every clashes na ginagawa sa kanilang game. But the problem is damage pa rin talaga. Instant burst eh. Mingguin nakaka-free hit dito. Pero Aizawa? Alam ni Aizawa kung saan sila nanggagaling. Black Shoes nakasana. Iwasan na ang penalty zone. Pero napatalo ni Mix yung apat na member ng Game Lab. Inakos si Apos. Grabe yung pag-zone niya sa backline dahil si Mingguin ang kanyang namataan doon. Si Mix wala lang takas. Ang ganda nga din naman ng Holy Blessing coming in from Steve. And now two members of Maharlika are down. Kapalit sa buhay ni Takanaga. Grabe yung naging hold nila doon. Inubos muna ni Aizawa karamihan sa mga ultimates. And aside from that, nung tapos na siya, nag-appear sila na next book. Sabi doon, Havos, you're up! You're up! Diba? Ikaw naman sa backline. Nabawasan ko na, tatakbo na yan. Habulin mo na ngayon! Oo, pasahan sila. Sabi nila, tapos na ako, ikaw naman, pre. Oo. Diba? And Maharlika on the other hand, napapansin naman natin, the damage is there for Seiji. Nanunuot, sumasakit, pero ang gagawin lang naman ni Havos doon, tumakas pa atras. Oo. Tapos, ang Game Lab, namatay si Takinaga, sabi niya, okay lang ngayon, okay lang, 0-1-10 ka naman sa PDA. Oh. Tapos saka tayo bumawi sa mga big objectives or kapag ka, nagkaroon ulit tayo si ng perfect timing. Si Yuktizi nakaka-free hit doon. Talagang naaray doon si Granzu. Pero alarming din na, Maharlika, medyo nagkakaroon sila ng breathing room kasi kahit papano, si Avos, pag nagzo-zone out, nababawasan na. Yeah. This time, hindi na siya yung parang nakakapag-gangster-gangster dahil naka-free hit na si Mingguin, naka-free hit pa si Seiji. So if Maharlika ka, pag na-extend mo tong larong to, ang laki ng chance mag-game number 3 tayo. Possible. And sobrang taas din naman ngayon nakikita natin na hold na meron din sila Granzu and si Mix. But the problem is, napapalayo kasi ng gusto din ni Aizawa and ni Havos yung members na magbibigay sana ng damage. Tingnan mo, magkasama na naman sila. Ito yung tinutukoy ko, diba? Yung duo. This is the couple that we didn't notice. Oo nga eh. At ngayon, usually kasi Takinaga Havos yung sinasabi natin yeah. Eh. Ngayon Aizawa Havos eh. Paiba-iba ng duo ngayon. At ngayon, gumagana eh. Ingan, gumagana. Kaya ang call dito ng Game Lab, sige, huwag kayong maghiwalay. Diyan lang kayo. Oo. Diba? Diyan lang kayo habang nandito na nga lang din. Yuktizi, may sarili siyang ano eh. Ambulance siya nadala. At sabi niya, okay lang, may first aid kit ako dito. I got my back. Si Mingguin na naman yung target. Kahit mamatay daw dito si Apostle, okay lang. Basta napigilan na yung Feathered Airstrike. Nakabasag na nga sa gitna. Game Lab,
Nakuha nila, gusto nila ma-hardy ka, wala namang namatay sa kanila, pero baba, kailangan nilang problemahin yung Lord, Athena. Andito na nga sa baba, nagmamarcha yung Lord, dapat si Takinaga, binibate na lang mga members sa Maharlika Esports, pero kulahan na yung mga buhay nila dito! Naipit nga yung baka, pero si Glanzo may sagot naman na 4-man penalty zone, pero hindi niya kakayanin Kelvin yung damage na ginagawa ngayon ni Yuktizi dahil double kill na siya, si Kelvin naipit na nga doon. Mega kill coming in from the unkillable Killer Mage, and GameLab once again climbs back to the top as they sweep Maharlika Esports. Grabe yun! GameLab securing their first series win sa week number 5. Starting strong and finishing strong, ingan. The momentum really is on their hands right now. And grabe, gusto ko lang din bigyan ng props dun si Steve kasi grabe yung pag-protect niya sa mga teammates niya. At lalo na si Yuktizi rin talaga. Talagang nabantayan niya na maigi. Nakuha talaga nila yung tamang timpla nila eh. Nakuha nila yung momentum, yung groove nila. Although hindi na natin sila pwedeng bansagan na hari ng reverse sweep, mas masaya sila kasi sweep yung nakuha nila eh. Oo naman, every point counts. Kaya naman ang GameLab by sweeping off this round, nakita naman natin na unti-unti sila magka-climb back ulit onto our team standings. At importante yan dahil week 5 na. So far, Euphoria and GameLab talaga namang umangat sa standings. Kaya patuloy na nagdidikitan lalo yung top 4 to 10, Athena. Lahat ng yan, dikitan, lalo na yung mga nasa laylayan. Ngayon, humabol sila at umaariba. Pero ito, marami pang may chichika sa atin ng ating resident Twitter girl. Kaya naman, Auntie Yanara, you're up. Actually, wag na pala. Kasi umariba daw, sabi ni Athena. Pero mukhang papasok tayo sa panibagong mundo as GameLab sweeps Maharlika Esports and takes game number 2. What a very wonderful performance from the side of GameLab. And because of that, as we look into the emblems and the draft coming from both of our teams, makikita natin how their priorities differ. For the side of Maharlika Esports, I was very shocked personally that they decided to go with that Joy pick. Quite honestly, natakot ako kasi Fred rin yung naging kalaban mong jungler. Tapos may yung Yuzhong na mabilis mag-clear. Because of that, ang inakala kong magiging rotation ng side ng GameLab ay magkakat lagi itong si Havost in that XP lane and susubukan nilang sakalin yung Joy with the purple buffs na meron siya. Because alam naman natin, ang isang Joy ay very buff dependent. But instead, ang ginawa ni Kelvin ay dinalawan niya yung XP lane and because of that, nakakuha sila ng early game momentum and early game advantage as they take first blood against Havos. However, from then on, GameLab knew how to adjust. Ang ganda ng pagpa-funnel nitong si Steve, not just towards Yuktizi, but also with Aizawa. The unkillable Killer Mage has been killed in this specific game, but ang ganda talaga ng buff with this Lilia, nakikita natin na endless and unlimited yung glooms nila. Kung babalikan natin yung naging drafting pattern ng side ng Maharlika Esports, no? Because of that Joy, nagkaroon sila ng kill rate. However, medyo naging mas difficult for them to be able to translate that into objectives, mostly because of the fact na hindi kayang isustain ng isang Joy yung damage output coming from the dragon with the Havos's dragon as well as Takinaga's endless chain crowd control. Because of that, medyo nahirapan lang sila to retake and regain the early game momentum that they would have had if pumili sila ng ibang heroes such as the Martis or even the Akai. Ang ganda nang nangyari for the side of GameLab because endless yung pag-dish out nila ng damage output. Kasi nga naman, in terms of sustainability, medyo maglalak yung side ng Maharlika Esports because ang dalawa lang nilang naging tank ay itong si Migs with this Minotaur, ang El Toro. Tapos, itong si Granzu with this Terizla, which is why nakakapag-free hit lang na nakakapag-free hit itong si Yuktizi on that backlane. But sobrang crucial lagi nung photo, sabi nga nila Burrito sa MPL, yung Flask of the Oasis kasi grabe yung protection na nabibigay nito sa kanyang mga kakampi, which is why our MVP of the match happens and turns out to be none other than Yuktizi's Bruno. Nakikita natin kanina, no, na kahit in a way
yung rage state ng isang Minotaur, kapag nag-heal siya doon, mag-heal back yung damage output na dinidish out sa'yo ng yung kalaban for like 2 to 3 seconds. However, yung Bruno na sipa lang ng sipa ng bola, bato lang ng bato ng bola, eh, wala siyang pakialam doon. Kasi at the end of the day, alam niya na kaya niyang mag-free hit at alam niya na merong sustainability as well as support na dadalhin yung Rafaela for the rest of their team. Because of that, naging maganda yung performance ni Yuktizi because he was given space, number one. And at the same time, natulungan siya ng side ng kanyang koponan na i-choke at sakalin yung kanyang kalaban in this gold lane. Kumbaga, dineprive nila ng resources at the early stages of the match yung kanilang kalaban. Kaya kung babalikan natin ang ating game highlights, no, nagiging maganda yung rotation from the side of Maharlika. Yes, towards that early game kung saan na first blood nila agad itong si Havos in this Yuzhong. However, towards the later clashes and skirmishes, nakikita na natin yung prowess na meron yung lineup ng Game Lab. Kapag nag-appraiser's wrath si Takenaga, endless yung damage output na kayang i-dish out ng kanyang mga team. Kasi nga naman, confident siya na not only will he be healed by the Rafaela, mapapabilis din yung movement speed niya. And because of that, nakikita natin yung prowess, kumbaga, ng isang healing meta as well as yung pampabilis meta. Nakikita natin na go lang ng go ang side ng Game Lab. Kumbaga, gora boom boom bells nga ang kanilang ginagawa. And while Maharlika Esports was able to fight back towards the middle to the late game, no, kung saan na pipick off nila si Havos, yes. However, towards the latter part of the game and in the bigger scheme of things, no, kung titignan natin yung bigger picture, nahihirapan sila in terms of clashes kasi nga naman medyo yung damage output nila kinakapos na kasi hindi rin nila naaabot si Bruno. Probably if the game were extended for like 10 to 15 minutes, medyo makaka-fight back na itong Maharlika Esports, but because hindi lang naman kills ang ginagawa ng Game Lab, nagpo-push din sila ng nagpo-push ng Tore, all because of Yuktizi's Bruno. Nagkaroon sila ng capability na i-end yung game even before the 12th minute mark, even before the second Glorious Lord comes out. So, ang ganda ng naging performance ng Game Lab kasi nga naman, nagkaroon sila ng opportunity not just to be able to take all of the early game objectives but as well as be able to protect their damage dealers. In the end, Game Lab sweeps Maharlika Esports, but Maharlika, nakita din naman talaga natin yung kanilang capability and prowess to be able to fight back against Game Lab. It is just that, at the end of the day, mas maganda yung synergy and maging mas maganda yung draft composition ng side ng Game Lab. And in the end, ang kanilang draft and kanilang strategy as well as their lineup yung nag-prevail against Maharlika Esports. What a very wonderful showing, and that's just the third series of the day. We have yet to see the fourth series. Kaya naman, chillax lang kayo dyan dahil MDL Philippines will be back after a short break.